What's up guys? Welcome back sa ating channel. In today's video, magbi-build na naman tayo ng swordsman. Ha? Last time, nag-build tayo ng inbound na swordsman. Link is on the description. Check nyo na rin po yung ibang videos natin. Shoutout sa nag-suggest ng content natin ngayon. Shoutout sa iyo sir. For content suggestion, feel free to comment down below sa ating comment section. Pero bago yun, kung bago ka pa lang sa ating channel, subscribe ka na and hit the notification bell icon para ma-notify ka sa ating mga susunod pang upload. Okay? Meron tatlong build na ginagawa sa dex type na swordsman. Yung isa, yun yung pure dex, which is yung sinasabi nila na makuna. Isa, dex int, which is kinukuha nila yung TQ or tranquility. Yung isa naman, dex bow, kinukuha naman nila yung bloodlust sa bow para daw dagdag damage. So in this video, yung gagawin natin is pure dex muna. Susunod natin video natin itatackle yung iba pang build sa dex. Okay, so ito na nga ang ating swordsman na gagawing pure dex. So una, gagamit muna tayo ng Oblii. Ngayon naman, kunin natin yung mga skill niya. A few moments later. Habang kinukuha natin yung mga skill niya, baka po magtaka kayo saan galing yung plus 35 dun sa dex. Yung plus 35 galing po siya dun sa equip item. Yung 10 na dex galing po siya dun sa sword. Meron po yung plus 10 sa dex. Tapos yung 20 galing po siya dun sa enhance armor set, may plus 20 sa stats yung armor, and then yung 5 na stats galing po siya sa Beida's necklace. Okay, since pure dex yung build na gagawin natin sa ating swordsman, so suot ko na rin yung dalawang level 120 na jade ring. So bale additional na 14 dex yon dahil dalawa, at ilagay na rin natin yung 525 na stats sa dex. So ayan na nga, meron na nga tayong 546 na attack at 314 na def. Grabe no, wala pang maps yan. So ayan na nga, takuhan na natin lahat ng skill niya. So ngayon naman, gagawin natin, mamasterin na natin lahat ng kailangang masterin na skill niya. Okay? A few moments later. So ayan na nga, at na-master na nga natin yung mga dapat nating masterin na skill. So ayusin na natin siya para makapag test damage na tayo at matignan natin yung depth ng ating pure dex na swordsman. So ayan, andito na nga tayo sa MP campus sa harap ng Woodal para testingin yung ating damage at tignan yung ating depth pag nag-drops tayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Gloria! 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 So ayan, at andito na nga tayo sa prison para mag-test damage sa mobs at mag-test na rin kung gaano kakunat pagdating sa mobs. Get ready for the next battle. For me, yung pros and cons niya. Pros, since pure dex, mataas yung depth, so goods na goods siya pang pa-level. Second, pang duel, since mabilis siya mag-cast, mataas yung chance na makancel yung skill ng pa-duel. Third, maganda siya pang CW as authenticator, since most of the time na nakikita ko na authenticator since 2006.
ang run online. Dex type talaga yung swordsman na ginagawang authenticator. Cons, since pure dex siya, hindi rin ganun kataasan yung damage niya compare sa pow type na swordsman. So for me, yun lang yung cons niya.